Magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga kagrupo. Ano, mga kakotse, no? Mga kakotse, lahat na klaseng kotse, no? Ayan. Ayan, nandito na naman po ako. Nagsasabi na paki-like, and share, and subscribe. At paki-pindot po yung bell button po dyan para lagi po kayo updated sa aking mga video. Meron po akong bagong video ngayon, mga kaibigan. Papakita ko sa inyo itong aking kotse na palyado, no? Para malaman po ninyo kung ano ang dahilan. Yan, ipapakita ko po sa inyo para makadagdag kaalaman doon sa mga driver or mga may-ari ng kotse na hindi naman mekaniko, para malaman nila kung ano ang sanhi ng palyado na makina, no? Ayan, paandarin ko po, mga kaibigan. Ayan, no? Palyado siya. Ayan, mga kaibigan, palyado. Sa tunog pa lang. Ayan, no? Yung RPM niya, pa galaw-galaw, no? Ayan. Ayun! Lumakas ang ulan. Ayan pala. Ayun, mga kaibigan. Minsan ang dahilan ng palyado, mga kaibigan, ay minsan yung spark plug natin patay na siya. Hindi na gumagana, no? Ngayon, isa pa sa dahilan, mga kaibigan, ang palyado minsan either natanggal lang yung ano. Ayan, eh. Natanggal lang po itong high tension wire. Yan yung pinagdadaanan ng kuryente, no? Ito. Yan. Ingat lang kayo, mga kaibigan, dahil ito yung umaandar. May kuryente po ito, mga kaibigan. Malakas. Bali 6,000 watt siguro ito, mga kaibigan. Ayun, wala nang palya. Ayan. Ang dahilan dito, mga kaibigan, para malaman ninyo ang problema kung bakit palyado, ang unang-unang sanhi po niyan, mga kaibigan, either itong spark plug natin. Yan. Yung spark plug, either pundido na, kailangan na siyang palitan. Ayan, no? Para malaman naman ninyo, mga simple lang, mga kaibigan, kung alin ang spark plug, ang palyado. Yan, mga kaibigan, no? Bubunutin lang ninyo, mga kaibigan, habang umaandar, bubunutin ninyo ang high tension wire para ma-determine kaagad ninyo kung alin at anong spark plug ang kundido at sira na. Yan, katulad nito, mga kaibigan, no? Yan, number one, no? Yan, pinalas ko, yan. Namamalya siya, no? O, yan. Ibig sabihin na mamalya siya, gumagana siya, buo na spark plug. Pag binalik siya, yan, maganda na naman ang andar, no? Ibig sabihin, buo siya. Ayan, number 2, pag tinanggal mo ulit, yan, namamalya ulit. Bibiling naman ninyo, mga kaibigan, no? Ingat lang kayo, mga kaibigan, sa malakas ang kuryente dito. Ayan, natalon po ang kuryente dyan. Dahil dumaan na condenser yan, ayan, kaya yun nagpapalakas ng kuryente, condenser. Ayan, ibig sabihin na mamalya, ibig sabihin, buo yung inyong spark plug. Pag binalik ninyo, gumaganda na naman ang andar. Ayan, ayan. Kaya pala palyado kanina, mga kaibigan, ay nabunot lamang ang high tension wire. Or either, so, number 3, o, binunot ko ulit, no? Ayan, namamalya ulit, no? Magiging naman ang ligan, eh. Tak, no? Kasi tumatalo na po yung kuryente niya, no? Ayan, ibabalik ko. Ayan, ganda na naman ang andar niya, no? Ayan, mga kaibigan. Ayan. Ito, number 1. Ayan, no? Tanggal, eh. Mamalya ulit. Tak. Hindi naman ninyo siguro. Kaya tumutunog yan, lumalagapak ng konti. Kasi yung kuryente tumatalon. Tumatalon, para ang positive to negative, no? Hindi siya tumutuloy sa spark plug.
kaya tumatalon. Pag binalik ko, ayan, ibig sabihin maganda na siya, maganda na andar mga kaibigan. Ayan, ibig sabihin yan, buo lahat ang spark plug ko kasi tumining na yung andar niya. Ayan mga kaibigan, oh. Kaya pala namamalya kanina kasi nabulot po yung high-tension wire. Wala na siyang palya mga kaibigan. Yan po ang simpleng turo ko sa inyo mga kaibigan. Ako nga po pala ay latimong mekaniko. Kaya binabahagi ko po sa inyo ang aking kaalaman. Ano? Ayan mga kaibigan, pakipindot lamang yung bell button dyan para sa mga bagong video ko. Ako rin po isang treasure hunter, no? Mga kaibigan, sa inyong kalaman mga kaibigan. Ako po'y galing mahirap. Pero, sa ngayon, kahit pa paano, nakakaraos-raos na rin. Ayan. Inyong pong lingkod. Urbano Bot ay, huwag ninyong kalimutan. Panoorin na ang aking video. Ayan, para ay madagdagan ang inyong kaalaman. Kahit hindi kayo mekaniko, at least naituro ko sa inyo ang dapat gawin. Ayan mga kaibigan, wag na wag ninyong kalimutan panoorin lahat ng ating mga video, dahil yung aking mga video na yan ay naglalaman ng katotohanan at tamang pagturo kung paano ang paggawa ng mga sira ng sasakyan. Ayan, hindi lang po ito iisang video ko. Gagawa pa po ako ng marami para kayo po ay matuto. Kahit po ay nasa gitna ng biyahe kayo at nangyari sa inyo na namalya ang inyong sasakyan, either po spark plug ang sira o nabunot ang high tension wire, or either minat-ngat ng daga, naputol, tatalo ng kuryente, mamamalya siya. Or either yung carburetor ninyo nalulunod, ayan, tumatagas po yung gasolina, mamamalya rin siya kasi malulunod siya at namamatay. Andar nyo, patay. Andar nyo, patay. Minsan, ang hirap na paandarin, ayaw na talagang umandar dahil nalunod na siya. Ngayon, pag nakapagpahinga siya, okay na naman siya, andar na naman. Pag nakasipsip na naman ng maraming gasolina, mamamalya at mamamatay na siya. Ayan mga kaibigan, ang kailangan lamang pong gawin doon ay ipalinis po ninyo ang inyong carburetor at ayan, either yung fuel filter, palit kayo mga kaibigan, either barado na yan, minsan hard starting siya, ayan. Ayan, madalas mangyari yan, mahirap pandarin yung mga sasakyan ninyo, lalo na sa umaga, mahirap pandarin. Minsan, kulang sa kuryente yung bigay, kaya ang hirap pandarin. Hindi niya kayang sunugin ang gasolina habang malamig pa. Ayan. Kung mainit na, madali na siyang pandarin kasi mainit na. Ayan mga kaibigan, mayroon pang iba na yung ibang gasolinahan, hindi naman natin sinabing lahat, yung iba po ay sa totoo lang may halong tubig yung kanilang gasolina. Kaya siguro nagkatubig yan dahil sa bagyo, ulan, yung kanilang tangke, napapasukan ng moist o kaya talagang tubig. Kaya pag pump na nila sa atin, may halong tubig. At papasok dyan sa carburetor natin, papasok sa tangke, sa filter. Ayun, kaya pag pumasok sa carburetor at mas maraming tubig, hindi nyo na mapapaandar mga kaibigan. Aandar siya, patay. Aandar siya, mamatay. Aandar siya, matay. Yun, forever, talagang hindi na siya andar. Obligado na kayong ipalinis ang inyong tangke, palit kayo ng filter, palinisan ninyo ang carburetor. So pag in-start ninyo, purong gasolina na, okay na naman ang sasakyan natin. Yan mga kaibigan, mga kakotse, yan mga kaibigan, tungkol naman po sa diesel, magkaiba naman po yun. Ibabahagi ko rin po sa inyo yun, pero sa ibang video, no?
ito ay di gasolina ang kotse na ito, no? Itong kotse na ito ay lumang modelo lamang, Mazda 1996 model, Mazda 323. Kaibigan,